At parang senyales daw ang panghihina ng kampo ng mga whistleblower ang paghihibalay ni Ben Hurhuloy at ni Attorney Levy Baligod. Ayon yan kay Senador Jinko Estrada na isa sa mga dinadawit sa pork barrel scam. Sabi naman ng abogado ni Senador Bong Revilla, bahagi yan ng plano ng Malacanang para muling makakuha ng pansin ng mga whistleblower. Nakatutok si Jamsi Sante. Sa paghihiwalay ng landas ni Ben Hurhuloy sa abogadong si Attorney Levito Baligod, ang tingin ni Senador Jinko Estrada mukhang nagkakawatak-watak na ang kampo ng mga whistleblower. My own opinion, they're crumbling. Parang nagdi-disintegrate na sila. Pagka hindi sila organized, di siyempre plus point sa amin, good for us. Pero kahit intact pa rin sila, good for us pa rin dahil mahina yung ebidensya nila laban sa amin. Si Estrada ay isa sa mga nakasuhan bunsod ng pagbubunyag ni Luis sa umano'y pork barrel scam kasama ng mga senador na sina Juan Ponce Enrile at Bong Revilla. Si Enrile, tiko mamibig sa desisyon ni Luis na bitawan si Baligod. I do not comment about the problem of the other side. Sa isang text message naman ng abogado ni Senador Revilla, sinabi ni Attorney Joel Bodegon na ang pagkalas ni Luis ay isang paraan upang mailigtas si Baligod sa kanilang ihaharap na reklamo para ipadisbar ang abogado. Conflict of interest kasi ang tingin ng kampo ni Revilla sa paglahad noon ni Baligod na lulutang bilang testigo ang isa sa respondent sa reklamo na si Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Dahil sa tila panghihimasok nito sa gagawin ng ibang sangkot sa issue na hindi naman niya kliyente. Dagdag pa ng kampo ni Revilla, ang pagbitaw kay Baligod ay bahagi lang ng plano ng Malacanang para makakuha muli ng atensyon ang whistleblowers. Lalo na't ang Department of Justice pa raw ang nag-anunsyo ng kapalit ni Baligod bilang abogado ni Luis. Sa darating na Webes, inaasahang haharap muli sa Senate Blue Ribbon Committee si Ben Hurhuloy, si Justice Secretary Laila De Lima at ang sinasabing bagong testigo na si Dennis Cunanan. Tatanungin daw doon si Luis kung bakit niya binitawan ng kanyang abogado na naging gabay niya simula pa noong unang pumutok ang kontrobersya. Siyempre, interesadong malaman ng publiko yung mga rason sa likod kung bakit nga ganyan. Dahil hindi may kakaila, mulat-mula, sila ang magkasama, mulat-mula, sila ang palaging tandem. Tingin naman ni Escudero, hindi makakasama sa takbo ng reklamong plunder ang pagbabago ng abogado, basta't pawang katotohanan ang mga binigay na pahayag ng mga whistleblower. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.